kanor! Ang DJ na mas kulubot pa sa ampalaya, pero madulas pa sa okra, Mang Kanor! Magandang umaga, mga idol, mga followers, subscribers, lalo na mga likers natin yan. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang tanong, may likers, followers ka ba? Mga Kanor? Ayan na naman, ba't parang kinukuryente tayo dito? Pag ganitong oras talaga, may sumasabotahe sa programa. Bakit ganun? Paano ba ako manamirwan ito kung ganito? Eh, saan ibig sabihin yan, Mang Kanor? Huwag ka na kasi masyadong umasa. Baka one of these days, ikaw na ang kuryentihin sa sarili mong mikropono. Asa ka ba, Mang Kanor? Magandang umaga sa inyo, Papa Charles at Chayumain. Bago ang lahat. Sino? Sa pagkaganda ng iyong polo shirt, Papa Charles, baka may kapatid pa yan? problema yan. Kaso hindi ka siya sa'yo, Mang Kanor? Ano yan? Celebre Milk Tea Way. Oh, alam mo, Mang Kanor? Yan mo na yan, isahin mo na. Hindi sa'yo pwede yung shirt. I rub you Celebrity Milk Tea Way. bakit man, hindi bagay sa akin. Kasi mas bagay tayo. Grabe naman, hindi. Bakit? Kasi pag nagsuot ka niyan, di ba polo shirt, tas nakasarado lahat ng botones. Yes, mukha kang pugot na ulo mo. Wala kang leg eh. Okay lang yan, mind, pero ito ngayon, napag-uusapan natin. Dahil ayon nga sa Smart City Index, itong Manila ay bumaba ng 10 pwesto. So ngayon, ikaw dahilan yan. Ako, bakit ako? Ba't hindi mo aangkinin pag mga magaganda yung mga nangyayari sa buong mundo? Lalo tayo sa Taipei. Ito yung sa Taiwan to. Sa Hong Kong. Dito ang Hong Kong, ang Taipei, ikaw 8 pwesto. Ikaw 47 ang Seoul, yung sa South Korea. Imagine no, mga kapitbahay lang natin to, ika 54 ang Kuala Lumpur. Yung kaibigan ko sabi niya, Chula Lungkor. Sa Thailand dyan ah? Malaysia yan. 71 ang Bangkok, Thailand. 84 ang Hanoi, 94 ang Jakarta, Indonesia. Ang Manila, Diyos mio, ikaw 104 na. Parang ano, Mang Kanor, lahat ng mga figures na sinabi mo, pakitotal mo nga lahat yun. Ay, hindi ko na mamapira yan. Pero yan, binanggit ko na lahat na mga kapitbahay natin na bansa. Diyan tayo mag-honeymoon, mind. Kahadlok ba? Isang gabi sa Hong Kong, isang gabi sa Taipei, isang gabi sa Seoul, sa Kuala Lumpur. Nakapahagod yun, Mang Kanor, ha? Bagay ka dun sa Seoul, Mang Kanor. Seoul capture. Sa Bangkok, sa Hanoi, sa Jakarta. Sige, isang gabi lang yan. So, makailang anak kaya yan? Mga 9 na babies yan. Alam mo, Mang Kanor, humanap ka na lang ng iba. Kahit sino pa yung ibigay mo, mine. Ano? Hindi ako papatol dahil ikaw lang talaga ang papatulan ko. Talaga ba? Pero gaano ka totoo itong sabi ni A-Frame Dapo? Tignan mo, ako lang daw ang papatulan pero may ibang babae. Sino si A-Frame Dapo sa buhay mo, Mang Kanor? Huwag kayo maniwala dyan na iano niya, i-overnight ni Mang Kanor si Mama Ay sa mga iba't ibang hotel kasi or sa iba't ibang lugar kasi ang totoo niyan, Mama Ay, kahit nga sa amin, yung pagpapatayo nga niya ng barbecue business na pinapangako niya sa amin ay hindi pa rin na nabibigyan daw ng kapital. Maganda pa naman sana daw yung barbecue business ninyo. Maru Pork. Alam mo, ayos. Kung sino ka man. Efraim Dapo. Efraim, hindi tayo close. Hindi kita kilala. Kaya, hindi ako magbi-business sa'yo dahil ang business ko ay para lang sa aking mind. Kaya, bumaba ang Manila dahil nga, una ang traffic. Tapos? May corruption. Merong air pollution. At mabagal na health services. So, ibig sabihin? Sangayon ba kayo dyan? So, ako, sangayon ako kung totoo. Pero kung ikaw kasi ang nagsasabi, Mang Kanor, mukhang ikaw ang dahilan ng lahat ng yan.
Hindi mo ba alam? Ako ang nag-advise sa Taipei, Hong Kong, Seoul, Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ako alam niyo, huwag tayong maniniwala sa kay Mang Kanor. Kung siya nga talaga nag-advisor, nag-advisor na naman sa mga lugar na yun, Mama Ay, eh, sino ang nag-advisor dito kay Marites Tyrus? Sino si Marites Tyrus sa buhay mo? Naku, mahilig ka pala sa Marites, Mang Kanor, ha? Oo. Ay, di, si Papa Chasha mahilig sa... Maricel pala yung sa kanya. Sa'yo, Marites. Alam mo, paganda ito dahil bumaba ang krimen. Sabi ng Joint Task Force, Covil Shield. Ako, sa ngayon ako dahil may curfew eh. Hindi na makapag-liwa-liwa itong mga masasamang elemento dahil may curfew. Payag ba kayo na ituloy ang curfew na yan kahit wala ng quarantine? Payag ako pag ituloy ang curfew. Basta hindi ikaw naglalakad sa daan, Mang Kanor. Ikaw, man. Okay sa'yo na may curfew, man. Ako? Hindi eh. Ayoko. Sabi ko na eh. Gusto niya akong bumisita pag gawin sa kanila. Alam mo, Mang Kanor, pag ikaw ang bumisita sa amin, hindi ka makakatuloy. Papasok pa lang ng compound. Meron ng maninita sa'yo. Compound yung, tinitirhan nyo. Huwag ka mag-alala. Bilhin ko yung buong compound nyo. Nagpapalagay ako ng tunnel sa ilalim ako na daan. Diretso sa kwarto mo. Ay, bayo ka. Nakachok na lang ako dun. Bakit ito? May nag-comment dito. Sabi ni Lori Fe, Sharpay, Ramirez, napaka-selfish mo. Papa Kanor, ang sama-sama mo. Makasarili ka. Bakit mas pinapansin mo pa ang mga pambababae mo kaysa sa dalawang pamilya mo? Sino ba yan? Ako! Sandali. Sino yan? Sino yan? Sino yan, Mama Ay? Nag-comment dito sa live natin. Alam so, may dalawang pamilya na pala si Mang Kanor. Sa totoo lang, ako naawa din ako sa mga POG driver. Eh, itong sinasabi ng ni Representative Eric Pineda na taasan ng pamasahe, pwede naman siguro, pero yung reasonable nga lang. Huwag naman yung duble kasi kawawa din yung commuter. Wala, naghahanap nga ng trabaho, mga duble pa yung pamasahe. Talaga ba? Ba't ganyan yung mindset mo, Mang Kanor? Naawa ako sa mga driver. Hindi ka nga, naawa ka sa mga drivers, pero hindi ka naawa dito kay Pilot Sham Ambe. Ano bang utang mo sa kanya? Hindi talaga ako maawa dyan dahil karibal ko yan. Bakit sabi niya dito, Mang Kanor, bayaran mo muna ang inutang mong eroplano sa aking negosyo. Dahil hanggang ngayon, hindi ka nagpapakita. Kaya huwag kang magyayabang dyan kay Mama Ay. Dahil kahit programa mo yan, hindi ka pala hindi ka bagay dyan dahil kami ang bagay ni Mama Ay. Hindi ka pala nagbabayad ng utang, Mang Kanor. Hindi, klaruhin ko lang yan. Kasi hindi po ako umutang ng eroplano sa pilotong yan. Ang inutang ko ay saranggula. Sabi ni Jaren Aaron Cabral, nako, Mang Kanor, tigilan mo na yan. Bakit? Ang pagsisinungaling, alam na namin tunay na ugali mo. Jaren, huwag ka mag-alala. Paano kita sasagutin, Mang Kanor, ko ang daming negative comments about you? Tapos may dalawang pamilya ka pa daw. Tapos may mga bago ka pang naanakan. Gusto mo ba? Anin ko ako kahit sinong babae, kahit hindi si Mama Ay. Kahit sinong babae, syempre hindi ka gugustuhin. Ang daming mong naanakan. Ito may magpapatunay, may na hindi totoo yung mga aligasyon. Siguro di mo lang sinusuot yung wedding ring mo dyan. Tama. Wala man, tinabasahin ko ito. Sige, basahin mo. Para walang katuturan yung aligasyon. Paring Kanor, si Paring Kulas mo ito, malaki na ba yung inaanak ko sa'yo? Tignan mo. Pandamay ka, Kulas. Ay, nako, Mang Kanor. Yan ang sinasabi natin na... Huwag ka maniwala kay Kulas, huwag ka maniwala. Magano ka na kasi, magsabi Mang Kanor, ka na kasi. Basura ka ba? Bakit? Ang sarap mo kasing ihagis at itapon eh. Tama. Dahil dyan, Mang Kanor, basura ka ba? Bakit? Nabibilang ka sa nabubulok. Ay, bet ko yan. Nade-decompose na siya. Ewan ko lang kay Mang Kanor kung saan siya nababagay. Unti na lang agnas na siya, diba? Okay lang kung nandoon ako sa nabubulok. At least, hindi ako tulad ng iba, mga plastic. Ay, alam, nasabi ko. Nasabi mo sa sarili mo, Mang Kanor, dahil plastic ka. O hindi. Sabi mo, nabubulok ako. Nabubulok ako. Okay lang. Yan iba, plastic. Tapos? Ang sinasabi ko lang dito, Mayn,
para sa ating pinaputo. Gusto ko pina Ginestrillo at Ginilin Mercado. Mm-hmm. Tutulong tayo sa mga frontliner. Hello, eh? At mga backliner. Frontliner. Yan yan ang gusto kong prenup mm-hmm. na nakikita na tumutulong tayo. Uh-huh. Ayoko na yung mga magara at magarbong mga... Mangkanor, papasubuin mo lang ako dyan eh. Yeah. Ako lahat ng maglalabas dyan, di ka naman maglalabas. Yan naman. Huwag ka mag-alala, may mailalabas pa ako. At saka, alam ko kung anong ilalabas mo. Huwag mo nang ilabas yung nota mo. Sabi mo siya. At saka wala kang originality, Mangkanor. Gawa ka nga ng sarili mong proposal. Mangkanor, kilala kita eh. Mahilig ka lang naman maglabas ng nota. Yung ano ba? Yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Saan ka ba dyan sa nota na yan, Mangkanor? Siyempre, magsimula ako sa do. Yun, no? Pero mayan, huwag ka mag-alala. Mayan, ano? Sabi nga nila, kung kasing ganda mo si Miss Jeneline Mercado, uh-huh. Kasing gwapo ko naman si Dennis Trillo. Parang hindi ata. Pero... Pero, hindi nyo lang alam. Ano kaya ang magiging reaction ako mo? Ako ang mentor ni Dennis Trillo. Hindi. Alam mo. Kasi umalma dito si ano eh, yung singer na sikat na si Ronnie Liang. Umalma dito eh. Bakit? Hindi daw totoo yan. Dahil siya daw ang pinakagwapo. Oh, sabi dito. Ay, totoo. Alam mo, sobrang pogi niyan. Oh, crush ko nga yan eh. Sandali. O, tignan mo, Mangkanor. Sana kasing gwapo mo si Ronnie Liang. Sandali. Ano? Si Ronnie Liang nakikinig. Oh. Ay, kumusta ka na iho? Ako nagturo niyan kumanta. Biro kayo ka, ha? Nahirapan siya, paano daw? Ano daw yung title ng kanta? Alam niyo yung kanta niya ng ngiti. Yung, sa iyong ngiti. Hindi niya alam anong itatitle. Eh, nakita ko siya na nakangiti siya. Sabi ko, itatitle mo ngiti. Naniwala naman. Tingnan mo, sikat ng kanta niya. Hindi ako naniniwala sa'yo, Mangkanor. Magaling akong mag-advise. Ay, nako. Magaling ka naman dyan eh. Lagi, yeah, manggoyo. Basta. Sabi mo kanina, ikaw si Dennis Trillo. Pwede naman, Mangkanor. Ang pangalan mo, kung mag-aartista ka, Dehins Trillo. Dehins. Pinagtulungan na naman nila ako. Mga idol, ang oras natin tinuto. IMM Diaries na pala. Mangkanor. Yes, mine.